So ayan, nandito ako sa ano, sa supermarket. So meron mga shelf na empty siya. So nagpanic buying na naman yung mga tao. So hindi ako nakabili ng oil. So ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Boss, wala. Puro mga vinegar lang siya. Ayan, vinegar. Wala ng oil. Ayan. Empty shelf na naman yung iba. So ipapakita ko naman sa inyo yung area na walang ano, wala ng ano, flour. Yun ang naubos agad. Kaya empty yung shelf. Kaya empty yung shelf. Ay nako. Panic buying na naman yung mga tao dito. Kaya ubos na naman. O, yan ang stakan ng flour. Pero, tingnan nyo guys. Wala na. Asukal lang ang marami. Ano yun, may asukal? Magka-diabetic ka pa dyan. Ito ang flour. Ubos na. Wala na. Yun lang guys. Kaya panic buying yung mga tao nga dito. Kaya ubos lahat yung ubos lahat yung ano, yung flour at saka yung oil. Yun ang nagkakaubusan dito sa amin. So ayan, may mga empty shelf na siya. Mga noodles, nagkakaubusan na rin yung noodles. Ayan, naubos na rin. Ayan guys, natatapos ko lang mamili sa supermarket. At diyan ako namili sa Neto. Dito yan sa ano, sa Germany, dito sa lugar namin. So ito na yung mga pinamili ko. Ayan, tapos na ako mamili. So gusto ko lang i-share sa inyo, no? Of course, andito ako sa Europe. So, you know, may gera sa Russia at saka sa Ukraine. So, it's part of Europe. So, we're in the Europe. So, we all as well affected. It's not affected about the war. But, you know, the grocery people are starting to panic buying again. So, since yesterday, I tried to get some oil, to buy oil since yesterday, but the shelf that I showed to you, where is the oil supposed to be there, but ubus lahat, they are all gone. So binili lahat ng mga tao, ng panic buying, and also the flour where it's supposed to be as well. Gusto kong bumili ng flour, but normally yung area ng ano, pinaka shelf niya, punong-puno yun. So since yesterday, wala na talaga ako mabili. Hanggang ngayon bumili ako, nagka-try akong makabili, pero wala na silang stock. So yun lang mga ano, ka-viewers, mga kababayan dito sa Germany, affected din kami ng about sa mga may mga area ng shelf is empty. So, yun, sa grocery na naman. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo ngayon, mga kababayan. So, but so far naman, dito naman sa amin, okay naman kami. Malayo naman ng Russia at saka Ukraine. Yun lang talaga. Since nagkakaroon nga ng girian dun sa Russia at saka sa Ukraine, ang tao din dito sa Germany, parang nararatel na naman yung iba. So nagkakatarantahan na naman sa grocery, sa mga supermarket. Kaya yung mga pwedeng istak sa bahay, namili na sila. Kaya ubos lahat yun, yung mga ano, mga ibang shelf empty. So yun ang naishishare ko sa inyo. So I'm okay naman, mga ka ano, ka-vlogger. So ayan, dito ngayon ako, pa-uwi na rin ako ng sa bahay. So kaya rin ako nag-vlog, dahil na gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nangyayari din dito sa party sa Germany. Syempre para malaman niyo rin na medyo affected din dahil nga sa mga
nangyayari nga sa Ukraine tsaka Russia, no, sa mga girian nila. So yun na lang, yung mga grocery nagtataranta yung mga tao. So ayun lang. So ayan, nandito ako at pa-uwi na at palakad na. At maya-maya mag-antay na ako ng bus at punta lang muna ako sa isang maliit na coffee shop. Ayan yung drugstore. Napaka-quiet na naman kasi nga it's Monday. So ayun. I know, it's Tuesday today. Sorry, it's not Monday. Kaya medyo tahimik dito. So ayan, galing si Ma'am siya sa pamimili. So malapit na yung bus ko, mga 1:40. Sakay na ako ng bus. Ito yan, dito sa city. Ito yung city. Yan yung pinaka-main, mga pamilihan. Okay, maraming tao pa rin. Pero as usual, walang mga mask, mga tao sa labas. So, pag pumapasok lang sa mga store or fast food or groceries or whatever that you can go and indoor, you need to wear mask. So ayan, lapit na 1:40 in 15 minutes o 12 minutes yung bus ko darating na. Yan yung oras, 1:40 yung bus ko. So nagbabas lang ako sa ngayon. So guys, siyempre dito sa Europe, mga tao dito, yung ibang karamihan dito may mga sasakyan at so pwede rin naman lakarin kalimbawa mamimili o pwedeng mag-take ng bus. Since ako hindi pa ako marunong mag-drive, so nagte-take ako ng bus. So malapit lang naman, pero I'm trying to learn how to mag-drive din. So sa ngayon nag-aaral ako para mas madaling kumilos, mag-drive kahit saan ka magpunta, mamili. Mahirap din kasi pagka marami kang pinamili at magbabas ka. Mas convenient kapag nagda-drive ka ng sasakyan at isang pamilihan lang. So, yun lang, mas madali talaga. So, ayan guys, yung tao, ang alikabok kasi ginagawa yan, oh. Store kasi yan, kaya maalikabok. So, ayan. Ngayon ng mga bata. Ang kulit ng bata. Mga binata. Ang kulit. Nakipag-usap pa sa akin. Okay. I'm going home now. Te-take na ako ng bus. Pa-uwi na ako. Ang daming tao. So, andito na ako sa bus station.